Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa classroom ni Sir O. So today, kailangan na ang ituturo ko nga pala ay kung paano ba gumawa ng isang madali basic computerized enrollment system gamit lamang ang data entry form. So start na tayo. So ang pinakaunang gagawin natin, of course, mag-o-open po tayo ng isang Excel workbook. So, kanina, ginawa ko na po ang workbook na ito. So, if you notice po, medyo malayo yung mga column sa bawat isa para at least ma-minimize po natin yung horizontal dragging mamaya. So, syempre, enrollment ito, kailangan natin ng name ng mga estudyante. Tapos nun, kailangan natin ng gender. Okay? LRN ng mga estudyante. Siyempre, yung address ng mga estudyante. And father's name. Occupation ng father. Now, so kung kayo ang gagawa na nito, kasi tutorial lang to, tinuturo ko lang kung paano gagawin. So, you can actually add, pwede nyo mag-add kayo ng kahit anong data na gusto nyo, na sa tingin nyo ay napaka-importante during your enrollment, pwede nyo pong dadagdagan. So, pagtapos na po yung mga data na kailangan nyo, lagay niyo lang yung pointer niyo kahit saan dito sa my table natin at i-click niyo po ang Control plus T. Control T. Yan. So ganito yung lalabas sa screen niyo. So lalakihan ko. So pag nakita niyo po ito, i-click niyo lang po ang my table has headers. Okay, yan. So if you notice, nasa default table po kayo ng Excel. So, para at least, medyo walang kulay muna yung gagawin natin na table. Click the table. Piliin nyo yung light. Yan, no? So, at least, nasa official na po tayong data entry table, no? So, para sa gagamitin natin ng computerized enrollment. So, after this, ang data entry form. Pero kung titingnan natin dito sa my ribbon, wala po tayong makikitang form. Kasi po, hindi po yan popular command. So, para makuha natin yung form, ikiklik lang natin tong Quick Access Toolbar. Yan. And we go to More Commands. Okay. So, hindi po popular command ang form. Makikita po natin siya gamit ang commands not in the ribbon o kaya all commands. Pero okay. Sa akin, yung commands not in the ribbon. Okay, so, the drag lang natin going to F. F, 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 yun. So, makikita natin dito may form. Pagkatapos, maklik mo yung form, click nyo po yung add dito, at napunta na po sa kabilang column. Siyempre, you click OK, at saka lalabas na ngayon ang form na nandito sa ribbon. So, pag nasa ribbon na yung form natin, i-click natin yung form. At we are now ready para sa ating enrollment. So, start na natin enrollment. Example, may, during sa early registration ng mga school nyo na may nagpapa-enroll. Start natin sa Kelly. Kelly Japera. Siyempre, gender, male, LRN, we say 12, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Address, we say Tipanoy, Iligan City. Father's name, Roy Owen. Japera ay
Anak ko pala itong nagpapa-enroll. Okay. Occupation, syempre, teacher. So, click after ma-fill in yung form natin, click enter. So, if you notice, automatic po, nasa data entry na po yung na-encode natin. Let's have another example. Let us say, si Akea ay isang estudyante na nagpapa-enroll. Gender, female. Let's say, LRN is 1280-123-897-24689-1011. Okay. Address, Mabuno. Iligan City. Father's name, Chulbin Rosero. Occupation, driver. Click enter. Again, automatically po, na-encode agad ang data natin na nasa paloob. Close muna natin to. So, if you notice, may data po tayo nandito. So, just go to general and number. Click po natin ito. Ligtad. Ay para list. May matawa. So, if you notice 2, 4, 6, 8, 10, 12, no? May mali ka. So, just click form ulit. So, hanapin mo. You can scroll actually down for the next table. Si Akea. Mali po yung LRN niya. Balikan niyo lang po. Delete niyo. Tsaka click enter. Automatic na po na i-change lahat. So, halimbawa po, may nakalimutan po kayong data as going to your enrollment. Pagpalagayin po natin na kailangan nyo ng enrollment status. So, kailangan nyo ng enrollment status. So, balikan nyo lang yung isa nyong data. Okay. Click po yung form. So, natin po, we will update the data of Kaylee Japera. Let's say, temporary enroll. Okay. So, click enter. So, next naman, si Akea Japera. Siyempre, let's say, not enrolled. So, enter, updated na po lahat yung data. Okay? So, kung may existing data na po kayo tulad nito, pwede nyo pong gamitin ang data entry. So, form. No? So, just click. Kasi yung pinaka prerequisite po ng paggawa ng isang data is dapat nasa official data entry form table po tayo. At saka, hindi po ito ang dapat light lang. Okay? So, ready na to. So, example, in the light of the implementation of ESMEA, halimbawa po, yung school principal nyo, humihingi sa'yo ng, Sir, bigyan mo nga ako ng isang estudyante, for peace beneficiary. So, kasi nautusan ka, may data entry ka na. So, kiklik mo ulit yung form. So, ang gagawin po natin ay kiklik po natin yung criteria at hanapin mo kung four-piece beneficiary ang bata. Lagay nilang yes at saka find next. Yan. So, may bibigay mo kaagad sa school principal mo. Ma'am, sir, si Janril Amamangpang po ng grade 7 lab ay isang 4-piece beneficiary. So, di ba? Ang dali.
So, halimbawa, another ulit. Let's say, ang principal mo ulit ay nagtanong, bigyan mo nga ako ng isang estudyante na ang trabaho ng papa nila ay isang driver. Ayan. So hanap tayo. Click ulit ng criteria. Ang trabaho daw ng papa ay isang driver. Ayan. Click find next. Ayan. Bibigyan ka ulit ng data. Kaagad. Ma'am, si Melvin Hariol po ulit ng grade 7 lab. Yung papa niya po, si Melchorito Hariol, ay isa pong driver. O, di ba? Ang galing. Napakadali ng trabahong nagawa niyo. Now, kung gusto niyo naman po, matingnan yung nagawa na namin na data entry. So, halimbawa, ulit, nagpapahanap ulit ang school principal niyo na ang trabaho ng papa ay isang carpenter. Carpintero. Oh, just click, of course, find next. Yan, bibigyan ka ulit. Carl Aragon po, grade 7 kindness. Ang papa niya po ay isang carpenter. So, ganun lang po kadali ang pag-create ng computerized data entry at saka how to retrieve data. Kasi magiging database na yung nagawa nyo after. Kung informative po yung nagawa ko, sana naman po mag-subscribe kayo sa akin. Please subscribe, like, and then share. At saka yung notification bell po, pakiclick na din.